Hola! I think it's January 28 today and meron kaming appointment 8 shoot. So, ano oras na? Parang 6:15 a.m. na. So, 7 a.m. kailangan nandun na kami sa set. Sa location. Recap lang sa nangyari last week ko. Actually, ano lang siya? Taping school. Ganun lang siya naglalaro. So, hindi ko na siya na-videohan kasi parang baka ma-board kayo. Easy lang nakikita niyo. Wala namang ginagawa masyado. Me din, halos feeling ko kailangan ko lumabas bukod sa school and taping. Pero hindi ko pa siya masingit. So, sabi ko, sige, patatapusin ko muna lahat ng kailangan kong gawin. But anyway, today, meron kaming apartment 8 shoot and for sure, magtatagal siya. I think hanggang gabi yata kami ron. So, samahan niyo ako today. And susunduin pala ako ni Aaron, yung makeup artist ko. Papunta ron. Thank you, sir. Madam. Thank you po. Good morning madam, po. Good morning po, mga madam. Good morning po. Morning. Ito yung mansion ni Mama A. Ituturo niya ako dito. Kumusta? Kakatapos ko lang sa first class ko. So, it's Monday and first class ko was psychological statistics. So, ang dami kagad nangyayari na math sa utak ko. So, tomorrow, meron kaming midterms exam sa theories of personality. So, kailangan ko i-memorize. Not memorize naman siguro. Kailangan ko lang balikan yung mga inaral namin since nag-start yung second sem. So, kumbaga hindi ko lang walang pages siya, pero ganito siya karami. Kailangan ko siyang aralin lahat today. That's my agenda for today. Oh, by the way, mag-aano rin pala, papalagay ako ng lashes kasi nawala na siya. Kailangan kong, continuity siya ng character ko. So, may pipinit kasi ako this week, so kailangan ko na siya magawa ngayon. Dapat last week may appointment ako, kaso walang tugma na gagawa mula sa nag-eyelash tsaka sa schedule ko. So, ngayon siya. So, update. I am currently reading this book, A Little Life. Though nakaka 100 pages pa lang ako. Kasi medyo makapal siya. At first talaga na-intimidate ako. Pero kasi nakita ko siya sa TikTok, maganda raw siya. So, tinanay ko siyang bilan. So, kakatapos lang na eyelashes ko gawin from Lunch Break Beauty. Ever since sa kanila ako nagpapagawa. So, gusto ko lang siyang gawin mukhang natural. Kasi medyo makapal siya yung natural lashes ko pero maliit, maikse. So, nagpa-extension ako. And sakto dumating na rin yung food ko from Nam Nam Samia. Na-impluensya lang ako ni Kuya Pepe Herrera kasi magkasama kami sa work. So, tinry ko once. Pinatry niya sa akin yung food nila, yung business nila. And, ang sarap, vegan siya. So, tinry ko once yung mushroom nila. Nagustuhan ko siya. This is my second week na pagiging vegan. Since hindi niya ako nagluluto rito sa condo kasi wala akong lutuan, wala rin akong ref. So, hindi ko lang paano gagawa ng food. So, umorder muna ako. At least, hindi na rin kailangan mag-isip lutuin. Plus, nag 2 meals lang ako per day. Kasi, minsan na sa labas naman ako. So, kumakain din sa labas. So, masasayang lang yung food kung dadamihan ko. Meron tofu quesadillas and sushi boats. Excited ako sa sushi boats na to. Sakto may school ako tomorrow. So, hindi ko na kailangan bumili ng food sa labas.
sayang din kasi. Plus, knowing na mas healthy to. From Nam Nam Sam, barbecue wings. Thank you Ate Sam and Kuya Pepe. Ito siya? Hindi ko lang nakita niya. So, ito yung cauliflower. Let's try. I mean, first time kong ito matry. Sabi ko kasi sa matis naman, parang hila ako kumain ng nabusog ako, pero walang guilty na feeling. So, guilt-free talaga siya. Done. Guys, bigyan niyo naman ako ng tips kung paano mag-review. Kasi parang nakalimutan ko na kung paano mag-review ng tama. Hindi ko na mahanap yung kung ano yung pasok sa akin. Kung ano yung tamang way ng mas naiintindihan ko siya, mas makakabisado ko siya. So, inaaral ko ngayon ang theories of personality. Kung midterms na namin. And ang daming theories na nandito. Walo yata yung kailangan kong aralin. Alam niyo yung problema sa akin. Imbis na mag-review na ako, inuuna ko po yung kaba. Inuunahan ako ng kaba. Ano man tawag sa ganun tao. But yes, kailangan ko na siyang pisan kasi mahaba-haba siya. Mga cutting classes, oh. Ay, hindi, Jona. Umaban yun. Umaban yun sa psych students. Anong dinadrawing niya? Ay, wala. Wala to. Wala pa? Ano ba? Parang ako na nagdrawing na. Malinis. Mas sumasayaw. What you want? What you want? What you want? Paano daw, guys? So it's Thursday and kanina kakatapos lang ng therapy ko. Actually, it's not my first time naman, pero before kasi for work yung ginagawa ko and this one naman is personal. And this is the first time na magpa-therapy ako for myself. This past few weeks kasi hindi ko naiintindihan yung sarili ko. So there was a trauma na feeling ko till now, buhat-buhat ko pa rin. And then, that's stopping me from having my own power. So yun yung sabi sa akin. Which is, yun naman naiisip ko talaga. Feeling ko wala akong power sa kahit na saan. So, sabi niya sa akin, para makuha ko yung power ko, I need to heal the younger me. Kasi yung younger me, yun yung walang power. And then ngayon na nag-matured ako, ngayon na naging adult ako, kailangan kong alagaan yung inner me, yung younger me. Kailangan kong magpakananay para sa batang ako. So that hit me, my God! Kasi doon ako nagkukulang, but yeah. Be with me sa journey na to. Yeah, I don't wanna cry na. I'm all good. Hi, baby! Isipin ko na lang siya yung younger me. I'm gonna protect you, okay? Ay, may mawa ka si mommy! Ay, damot naman. But yeah, yun lang namin nangyayos session namin, so... Kailangan ko lang kausapin yung inner me, yung younger Kaori na...
kailangan ko siyang protektahan. And kailangan ko mag-say no. Kasi doon ako mahina. Hindi ako nag-no sa lahat. And mayroon akong filter na parang I try to be kind palagi. Dapat mabait ako palagi. Which was sabi sa akin nung therapy ko. No, kinahon mo lang yung pagkamaldita mo. Kinahon mo lang yung pagkabitsesa mo. Kinahon mo lang yung pagkasublada mo. Kailangan mo lang humugot ng konti-konti mula ron para mag-gain ko. Para makuha ko ulit yung power ko. So, yeah. You know, it's so nakakahiya to talk about something like this about me. And alam naman natin na kapag sinabi mo yung weaknesses mo, people will use it against you. I know maraming tao yung takot magpakita ng weaknesses kasi nga, ginagamit yun against us, di ba? Pero no, once na malaman mo yung power mo, once na naiintindihan mo yung sarili mo, once na na-heal na yung inner child mo, kahit anong klase, kahit ano pang gawin nila against sa weaknesses mo, you're going to stand still. Nakakatayo ka. And hindi sila makaka-apekto sa'yo. It's Saturday. May taping ako kayo ng umaga. At tanghali na, tumakas ako sa taping kasi mayroon event ang Kaumaya. So mayroon kaming meet and greet. Pero babalik naman ako ng taping. Nagpaalam naman ako. So yeah. Vloggerist kasi ako. Hello, ang ganda niyo naman. Ang fresh niyo naman. Hala! Tutok din sa'yo yan. Hello, hello. Nasa vlog ko din kayo. Eh, pretty. Hoy! So, ano pong meron today? Get together. Eh, parang may nakikita ko nakasilip dun. Pangit ko. Well, okay lang makasama kayo sa vlog? Wala kang no choice eh. Wala kang no choice? Ano ibig sabihin, no choice, man? Eh. Maya debut. Sa vlog ko. Eh, hindi kita nakita. Saan? General. Nakita tayo ah. Oo nga. Excited ka lang ba, Joy? Ito ko yung lahat. Ako maging mascot. Hindi. Uy, gagawin mo ako sa tingin na pati niya ako. Hello, good afternoon everyone. Salamat sa time nyo. Sana nag-enjoy po tayo lang. Nakikilalig eh. Thank you for playing. Wala pa ako. Sleepy na guys. Maraming salamat talaga. Sobrang appreciate namin kayo sa time nyo, sa effort, love, and patience. Nakikita namin yung gigil sa suporta sa amin, pag-angat sa amin. Sobrang ina-uplift nyo kami na makapag-work ulit together. And let's see, di ba? Tignan natin. And, we love you all and sana marami pa tayong members na mag-walk in. Thank you. Sabi na ni Maya, second emotion. Yeah, pero thank you so much ng marami. Holiday ngayon, pero nandito kayo naglang kayo ng oras para makapag-gather tayong lahat. Thank you and Happy New Year sa lahat. Thank you nga sa love, support, sa patience. So, walang sawang pagmamahalan niyo sa amin. Yeah, minsan magkibamag kami ng path ni Maya, pero support naman namin isa't isa palagi. And nararamdaman din namin yung support niyo para sa amin dalawa, individual man or sabay. So, tingnan natin the future. Of course, hindi naman namin kinoclose yung doors. And, pero yeah, tingnan natin the future. Pero, kahit ano mangyari, of course, love namin kayo lahat. And thank you so much. Kasama na kayo, parte na kayo ng buhay namin. Papahula kami ngayon. Charot reader. So, I think may mga bagay ka na gustong i-pursue.
Meron ba? Meron naman. Or parang nasa ideas mo siya. Siguro possible siya na interest or hobbies. Pero it's either you cannot find time or sa financial din yung problem. Kaya hindi mo siya magawa or kung bakit nasa planning stage pa lang. So parang inspiration pa lang. Ang aim mo lang is you need to plan it well. Ay sa mga bagay na gusto mong i-first, you need to plan it well. And you may have the tendency to overshare sa mga tao. So pwede siya mag-cause ng blockage kasi hindi lahat ng tao is may good intention sa iyo. So maring may evil eye or they are using things again. You need to plan tsaka put boundaries kasi sometimes kasi you may be too generous. Or siguro in the future, if you become financially stable, possible maging over-generous ka. Choose your partner wisely. Possible kasi... Hirap? Choose your partner wisely. I mean, kasi possible ka may mga na potential partner. So it can be two. Or more. Two or three. Ano ba? Paano? Again. Ano po? There's may mga nimit ka kasing potential partner. Okay. So, either suitors. Short suitors. So, it can be two or three mga ganun. So, there's someone who has good energy for you. Kaya may hirapan kang pumili sa kanya. So, kasi there can be someone you will really like kasi they can be financially, emotionally, and mentally stable. Ayun. So they have this mindset of na tapong provider or may plans. So ideal, kumbaga ano, may ideal personality ka sa sa magiging suitor. Kaya you need choose your partner wife. Hirapan. Meron doon ako magiging suitor. Hirapan siyang pumili. In the future, tatlo daw. Si ganda pala to eh. Sa akin ate, meron na hindi pa sure. So ngayon, babasahin natin kung sino, ano yung characteristics. Hindi ka natataan kung sino doon. Yung mini-mini mo. Oo nga, ayaw ko kaya nung namin-mini-mini ganun. Oh, gusto ko yun eh, ganda-ganda. Sa personality mo, na straight forward where may transparent punta din sa communications ano rin siya like he can also assess the situation yung pala pagka alam mo may encounter kayong conflict or disagreement kaya niya balance or pati siya mag-imit kaya rational yung hindi pala rational solution focus based yung approach niya. Okay. Kaya there are times that you need to be direct and honest sa feelings, needs or wants mo kasi minsan hindi niya mapipick up yung mga mixed signals na binibigyan mo. So valuing tika, pwedeng magpabebe. Ayun, ganun. Pero he can adjust and compromise. Nandun yung generosity niya or yung medyo kayang mag-provide sa'yo. Hindi lang sa mental or emotional support, but sa financial.